Well, ngayong araw nga ay itong si Kareem Abdul-Jabbar ay nagsalita na patungkol nga dito kay LeBron James at sa kanyang nalalapit na napagbasag ng kanyang scoring record. Pero bago nga yan ay pag-usapan muna natin itong ginagawa ni Nikola Jokic na maaari ring maging very historic. Dahil matapos nga ng kanilang laban ngayon laban sa New Orleans Pelicans kung saan itong si Jokic ay nagdala lang naman ng napakalupit na 26 points, 18 rebounds and 15 assists, 1 steal and 1 block ay ngayong season ay nag-average na nga siya ng triple-double, 25.1 points per game, 11.1 rebounds and 10 assists per game. At kung mapagpatuloy nga ito ni Nikola Jokic mga idol sa natitirang 30 plus games na lang this season ay sasariyan niya na si Westbrook pati na nga rin itong si Oscar Robertson sa mga players na nag-average nga ng triple-double all throughout the season. At mga idol, mas magpapatibay pa nga ito sa MVP candidacy na naman ni Nikola Jokic for the third straight year. Sasalihan niya nga si Larry Bird mga idol sa latest na player na manalo nga ng 3 straight MVPs. At ngayong nananalo pa ang kanyang team number 1 na sila mga idol dito nga sa buong Western Conference at baka maging number 1 pa sa buong NBA, ay talaga namang napakalangas na nga ng resume neto ni Jokic para nga sa kanyang third straight MVP. So let's see at the end of the season mga idol, dahil parang day by day, week by week ay lalong pinapalakas ni Jokic ang kanyang MVP candidacy for this year. And next balita na nga natin ay ang mensahe neto ni Kareem Abdul-Jabbar kay LeBron James. Sabi niya nga mga idol sa isang interview, "I've been carrying the torch as record holder for 38 years. I'm excited nga daw at relieved na ipasa ito sa isang worthy recipient na si LeBron." Inani nga daw ito ni LeBron James mga idol at hope lang ni Kareem na mas matagal pang hawakan ni LeBron James itong scoring record na ito. Dahil si Kareem mga idol ay alos 4 na dekada, 38 years. And I think nga mga idol, mahawakan ni LeBron James ang record na yan na mas matagal pa dito kay Kareem Abdul-Jabbar. Well, hindi pa rin naman tapos si LeBron James once nalampasan niya yung 38,000 plus points na yon. Sabi nga ni LeBron na he got few years left. At ang projected nga na kanyang maging scoring total kapag nang siya'y nagretiro ay alos 45,000 to 46,000 points. At ang isa pang ang nakakamangha dito mga idol, itong si Kareem Abdul-Jabbar, ginawa niya ang 38,387 points niya in 1,560 games. Samantalang itong si LeBron James, ginawa niya nga ang 38,299 points niya in only 1,407 games. So less than 153 games, itong si LeBron ay nandito na sa record ni Kareem Abdul-Jabbar. Kaya naman ngayon ay very excited na rin ang napakaraming NBA fans, hindi lamang mga Lakers at LeBron fans. Ang banggit nila mga idol ay baka once in a lifetime lang ito. Baka nga hindi na natin makita ang susunod na babasag sa record ni LeBron James kung meron man mga idol. Pero yan ngang history na yan na nakaamba, yung history na yan na napakalupit ay makikita nga natin, mawi-witness natin in just 3 to 4 games ng team ng Los Angeles Lakers. At mga idol, bali-balita nga rin ang ticket nga daw sa Lakers sa Thunder sa February 7 kung saan pwede nang mabirig neto ni LeBron James ang all-time scoring record ay nabibenta na nga daw ngayon ng $75,000 o may git 4 million pesos.